princess? Right? Hi everyone, good evening. Wala pa akong manunood. Ayan. Hindi kasi ako nag-notify na mag-live ako ngayon. Yes, magla-live ako ngayon kasi ayokong palagpasin itong pagkakataong ito na maituro sa inyo itong mga items na to. Kasi ang dami raw mathematics, no? Impossible. Marami ding mathematics sa fourth batch. General education. Hello. Live ito. Yes. Again, nag-live ako ngayon dahil tingin ko mahalagang mahalaga. Hindi na ako makakapaghintay bukas. I cannot wait for tomorrow. Mga 5 items lang naman to pero napakahalaga. Ito yung mga items na pabalik-balik sa board exam. Inuulit-ulit sila sa mathematics. At ang balita ko, marami sa atin ang mahina sa math. Mm-hmm. Yeah, sige. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya na ituro sa iyo ang pinakamadaling paraan. Again, hindi po ako mathematics major ha, pero kaya kong mag-solve ng general education question sa mathematics. Okay, lalo na yung relevant sa gen ed talaga. Sige. Simulan natin later. Hintayin muna natin yung ibang makapasok, no? How are you guys? Nag-review pa ba kayo? Kumusta? Sige. Do not stop drilling yourself, ha? Until hindi ka na mag-iisip, sasagot ka na lang sa mga padrills natin. Sige, simulan na natin. Para sa mga bago, click subscribe and click the notification bell button para updated ka sa ating mga live drills and rationalizations and also explanations. Okay? Sige. And then, for those who wishes to join the final coaching, just message me on Facebook, Melvin Osabel Boracho. You can just go there, no? Kung gusto nyo matutunan ang lahat before you take the board exam. Sige, ipapaliwanag ko po ang ilang mga katanungan related sa mathematics. Dahil ito yung kalbaryo ng iba na kapag nakakakita sila ng number, yung ibang item na mas madali sanang sagutin, nawala sila, na blanco sila dahil nakakakita sila ng numero. Tinatanong din sa board exam, ano daw ang sakit yan? Dyscalculia, di ba? Dyscalculia, yung natatakot sa numero, may phobia sa numero. Yes, sige, huwag kayong mag-alala. Again, nag-live ako ngayon, na supposedly hindi ako nagla-live, di ba, sa ngayon. Bukas pa ako magla-live, pero nag-live ako ngayon dahil mahalagang mahalaga ang aking i-discuss. Okay? At hindi ko siguro ito i-upload, or kung i-upload ko to, maybe sa members lang po siguro. Dahil mahalagang mahalaga sila, no? And I don't want na masayang to. So naka-live ka ngayon. Panoorin mo lang, isulat mo kung maaari. Okay. Kasi ganito yung mga katanungan, no? Ang board exam, nagsali na sila. No? I have heard, sinali nila yung group and ungroup data. Yung ungroup data, madali lang kasi nga po, you can do that by mere inspection. Okay? Pero itong ungroup data na ito, ito yung mahihirap na konsepto sa statistics at hindi siya kadalasan natin nakikita. So ayan, sagutin natin itong katanungan na to. Ipapaliwanag ko kung ano ang sagot rito, ha? Okay? Oh. Malabo, sir. Hindi yan malabo. You just have to get the highest resolution possible siguro. For a while, ha? Palalakihin ko lang.
What about that? Yan, klaro na yan. Ayos na yan. Oh, ayos na yan. Sige. Kita na ba? Sige, sabihin niyo po ah kung nakikita niyo na. Okay na ganyan, sir. Salamat. Not clear pa rin? Clear na po. Ah, sige, yan. Sige. Yung mga katanungan na ganito, ang iba sa inyo alam na. At kung alam mo na ang mga ganitong katanungan, hindi mo na problema ang math, hindi mo na kailangan manood. Pero para po sa mga problemang-problema ang mathematics, na kapag nakakakita sila ng numero, o item number 1 pa lang, mathematics problem na, o ayan, madadama yung ibang napag-aralan, nawawala, nabablanko sila. Wala na, kahit tinatanong na, who discovered Philippines in 1521, hindi na alam ang sagot. Bakit? Dahil nablanko, na-stroke sila sa mathematics. Yes. I have heard a lot of testimonies and sentiments about it. Okay, so bawat item sa math na maaaring gagamitin sa board exam. Okay, again, bawat item sa math na maaaring gagamitin sa board exam at ang mga relevant concepts, I will discuss them thoroughly. Okay, yung pinakamadaling paraan, hindi pang math major na paraan. Pinakamadaling paraan ang ituturo natin. Yes. So, kapag tinanong ka sa board exam, anong meron sa mga taong may sakit sa mathematics? Ang sagot dyan, dyscalculia. No? Oo. Lahat tayo may merong ganyan. Maliban na lang kung sweldo. Sige, so let's go. I-share ko lang itong tawag dito. O, sinadya ko po talagang i-navigate itong aking OBS para makahanap ako ng susulatan. So, eto na. Meron na akong nakita. Pwede na ako magsulat siguro rito. Ayan. Wait. So, tatabunan ko lang. Ay, teka lang. Tatabunan ko na lang yung mukha ko siguro. No? Para at least makapagsulat ako. Okay, paayos na siguro to. Okay, ano bang tinatanong dyan? Sige, babasahin ko ah. Magsisimula na po ako. Informal po itong live ko ka ngayon kasi mathematics nga, di ba? Hindi po pwedeng mabilisan ang aking mga padrills dito. Babagalan ko ng babagalan, no? Sa pinakamabagal po na facing ang gagawin natin. Okay. Ayan. Ano ba ang tanong dyan? The following table summarizes the score of a class test in math. Okay, so the distribution table daw. Ito yung mga score niya, di ba? Ito yung binibigay na score, naka-arrange na siya. Di ba? From smallest to lowest, no? Ito yung tinatawag nating intervals, 16 to 23. Ayan, mga interval sila. At ang highest score ay 16. At ang lowest, I mean, ang highest score is 79. And the lowest score is 16, no? So kapag tatanungin ka ng board exam dyan, paano ba kunin yung range? So, i-minus mo lang si 79 kay 16 and the answer is range. Now, ang tinatanong dito, ang ating sasagutin. Ano ba ang hinahanap? The median score interval is, so ang hinahanap, median score interval. So, paano ba natin kukunin ang median score interval? Based on the given frequency po, maaari natin kunin ang kanyang median class or median score interval. Sa anong paraan? Paano ba kunin? Unang step, kunin muna natin ang tinatawag nating cumulative frequency. O, ano ba itong cumulative frequency? Paano ba ito kunin? Ayan. Again, anong kukunin mo rito?
cumulative frequency. So to get the cumulative frequency, you just have to copy the first frequency. Ano ba ang first frequency meron dyan? 2, di ba? From the top, oh, ayan, ayan, 2. And then the next step is i-add mo raw si 2 sa susunod na frequency na binigay. So 2 plus 4, 6. Okay? And then 6 plus 6, 12. Again, this is how to get the cumulative frequency, ha? And then 12 plus 12, that is 24. I hope magkakasya ito. Nakikita ba? Malinaw ba ito? Titingnan ko lang. Okay, malinaw, malinaw. Nakikita ko po. So again, to solve for the median score for this given, okay, this is this is group data, no? So kailangan natin kunin ang cumulative frequency niya to get the median class. Okay, we have here 24. The next given is, for a while, ha? 10. So 24 plus 10, that is 34. Okay, we have here 34. And then 34 plus 8, that is 42. Tama ba? 42 plus 6, that is 46. And then 42 plus 6, that is 48. Sorry. 48. Okay. And then 48 plus 4, that is 52. Ay, sorry. Okay, 52. Now, ang nakikita nyo po sa aking screen ay ang cumulative frequency. Now, sir, maaari na ba nating malaman ang median score sa mga numerong iyong binigay? Yes po, maaari na. So, how to get, sir, the median score, di ba? To get the median score interval po, ang gagawin lang natin is the total frequency, which is 52, di ba? Again, ilan yung total frequency? That's 52. I-divide mo daw siya sa kalahati. So, i-divide mo daw siya sa 1/2. Okay? So, i-divide mo daw siya sa 1/2. Ayan. And you will yield. So, 1/2 of 52 is 26. Again, to get daw the median score, you just have to divide the total frequency, which is 52, into, again, i-divide mo daw siya into 2, or i-divide mo daw siya into 1/2. Sorry, 2 pala ito, no? So 1/2 naman. I-divide mo daw siya sa 2, okay? I-divide mo daw siya sa 2. Ayan, sorry. I-divide mo daw siya sa 2 para makuha mo yung tinatawag nating median score interval. Now, nakakuha tayo rito ng tawag dito, 26. Ang alituntunin po sa pagkuha ng median score, sinasabi doon na ang median score daw is, or ang median class is greater than or equal to the half of the total frequency. Okay? Sasabihin, how should I itatype ko ba? Again, uulitin ko. Ang median score interval daw ay kalahati sa total number of frequency, which is 26. Pero, eto yun, may pero. Sinasabi doon, but it should be equal or greater than. Oh. Ang kalahati ng 52 ay 26, tama? Now, meron bang 26 dito sa cumulative frequency natin? Tingnan mo nga, i-inspect mo nga. Meron bang 26 sa ating cumulative frequency? Obviously, wala. Okay? Ano ang sabi sa guidelines? The median class interval is greater than or equal, no, to 1/2 of the total frequency. The total frequency is 52, therefore 1/2 of that is 26, no? And there is no 26 on the given cumulative frequency.
Ang sabi sa guidelines, hanapin mo yung greater than. Kasi wala ka nakitang 26. So what is greater than 26 here? Pinakamalapit, it's 34. Diba? It's 34. Now, tingnan mo nga. I-inspect. Ayan, lumalabas na yung pagkabisaya ko. I-inspect mo nga. Okay, atin itong itapat. Now, i-inspect mo nga kung si 34 saan siya nagpo-fall under. Wait for a while. Liliitan ko para makasya siya. Ayan. Okay. Oh, now, i-plot nga natin si tawag dito. For a while ha, akin pong i. Okay, ayan. I-plot natin si 2, ayan kay 2, 'di ba? And then si 6 kay 6, kay 4. Tapos si 12 kay 6. Ayan, kay 6, sorry. Sorry, isa, teka lang. Si 12 ay kay 6. Ayan. Tapos si 24 ay kay 12. Ayan. At si 34 ay kay 10. Ayan. Okay, for a while ha. Okay. Nawala ako ang kuan. Okay, dara. Asa naman to? Muna ko makita. Okay, dara de. Okay. 42 is 456, no? Or 8 dyan sa kay interval score of 56 to 63. And then si 48 kay saan siya patungo? Kay 6. At si 52 punta siya kay 4. Now, si median score interval natin ay under kay you look at it. It's under and ito si 34. It's under 48 to 55. So, ibig sabihin pala na ang ating median score interval ay nasa kay 48 to 55. Now, tingnan mo sa choices. Meron bang 48 to 55? Oh. Okay. No, it's not 56 to 63, sir, Ma'am Nida. It's 48 to 55. So, tatandaan natin dito, sulat mo. The median score interval, okay, is equal or greater than one half of the total frequency. Okay? And then, pag di mo nakita yung equal, hanapin mo yung greater than, pinakamalapit sa kanya. And then another, tandaan mo rin to. In getting the median score interval, you first have to compute for the cumulative frequency. Okay? Again, in getting the median score interval, you have to first compute the cumulative frequency. How to compute the cumulative frequency? You just have to copy the first frequency, which is 2. And then you add it to the next frequency, which is 4. So 2 plus 4, that is 6. 6 plus 6, that is 12. 12 plus 12, that is 24. 24 plus 10, that is 34. Nakikita ba? 34 plus 8, that is 42. 42 plus 6, that is 48. 48 plus 4, that is 52. So now, 52 here is the total frequency. Oh, nakakuha ka na ng total frequency. Ano yung sabi sa ating guideline? That the median score interval is one half of the total frequency. So the total frequency is 52. What is one half of 52? 6. Okay? I mean 26. And hanapin mo agad sa cumulative frequency. Uy, meron ba siyang 26? Wala. So again, ano yung pangalawang condition? Greater than. So which is greater than 26 dyan? Oh, obviously it's 34. Pwede mo na bang kunin yung median score interval? Very easy. Go to the choices. Okay, i-plot mo na siya. Oh, meron. That is 48 to 55. Nakasabot ra? Nakakaintindi lang po ba? Nakuha po ba ang ating ungroup data na
problem? Nakuha po ba? Ay, kasi po, ang dami nagtatanong, ano bang, paano ba ito i-solve? So, yun po. Okay? Yun po yung pinakamadaling kaya ko pong ipaliwanag rito. So, to get the, so, I hope na nasulat nyo to, ha? So, again, to get the median score interval, unang gagawin, ano yun? Very good. Get the cumulative frequency. How to get the cumulative frequency? Very good. You add lang po. So, copy the first. Again, copy the first frequency. Add. Okay? Yun yung nakikita nyo sa screen. I-add nyo lang po sa next frequency. Okay? Tapos, makakakuha ka na dyan ng total number of frequency, which is 52. Ang sabi, to get the median score interval, you have to divide it by 2. So, 52 divided 2, that is 26. And 26 is the median score interval, no? I mean, the median score. Pero wala siya sa iyong cumulative frequency. Ano yung pangalawang condition? Very good. Greater than. Okay? Equal or greater than. So, kung walang equal, you find greater than. So, what is greater than 26 here? 34, no? Ito yung pinakamalapit. Yan, inuulit-ulit ko na lang po para mas maintindihan talaga. Ayaw kong may isang maiiwan sa inyo. Okay? And then, binigyan ka na ng 34. Makuha mo na ba yung median score interval? Yes. I-plot mo lang siya. O ayan, saan ba yung katapat niya? O, eto si 48 to 55. Meron ba sa choices? Letter C. Very good. So, ayos na to. Give me a thumbs up naman dyan kapag ayos na ang problemang ito. How to get the frequency, sir? In getting the frequency po, madali lang po siya kasi may mga data kasi itong binibigay, no? Ang frequency kasi, makuha mo siya sa tallying. Again, ang frequency po, makukuha mo siya sa pagtatali. So, example, binigyan ka ng scores na 1, 1, 2, 3, 4. Kapag itali mo, kunin mo muna yung score interval nila. Okay? So, igrupo mo muna sila. And then, through that, okay, 16 to 23, ang nakakuha daw ng scores na 16 to 23 ay 2. Mahabang proseso po ito. Actually, okay, kukunin mo pa yung class interval, tapos kukunin mo, okay? Una mong gagawin talaga dito is kukunin mo yung class interval. Okay? Para makapagbigay ka ng frequency. Kasi ang ibig sabihin po ng frequency dito, dalawa daw. O tingnan mo yung ito. Ayan. Ibig sabihin yan, dalawa daw ang nakakuha ng score na 16 to 23. Dalawang tao. So ito, 24 to 31 na score, apat daw ang nakakuha. Oo. Kuha lang po. Malinaw lang po ba yun? Okay? Ang frequency po, magagawa mo yan sa pagtali after getting the median intervals. Okay? Or the score intervals. Maaari pong hindi ko po ito i-upload. Yes. So, mas mabuting nandito ka live, intindihin mo po. Or i-group members ko lang po ito. I don't know. Basta, nandito ka ngayon, intindihin mo lang po. So, malinaw na po. Sige, kuha na 48 to 55. And then, yung nagtatanong paano kunin yung frequency? Through tallying, okay? Mula yan sa mga raw scores ng bata. Gets na, sir. Sige, ha? Lahat ba nakagets na? Walang maiiwan dapat. Okay? Huwag niyo pong iwan yung mga kaklase niyo. You are 552. Lahat dito dapat papasa. Kapag lalabas ang item na to, dapat lahat sa inyo makakasagot, ha? Are we good on that? Walang maiiwan. Sige, sir. Ang class interval po ba, sir? Oh, ano ibig sabihin? Walang tanong. Okay, group members. Sige, ang mga group members, i-upload ko to para sa inyo dito sa members only. Ayoko pong ipakita ito sa public, no? Kasi nabalitaan ko lang na may ganitong mga katanungan.
Ang PowerPoint ko po, hindi po ako kasi ako nakapaghanda ng ibang example. Kaya ang example na to ay very relevant po sa board. So, tingnan mo na lang yung example at yung paliwanag ko. You can make your own examples actually. Kasi ang etong given na to, binigay na to ng board, no? Hindi ka na magtatali doon kung ilang frequency ba ang nakakuha ng 16 to 23. Hindi na, binigay na yan sa'yo. Okay? Kung ganyan, no? Ang frequency na meron ka, what is the median score? Yun yung tanong. Okay? Kung ganyan ang score na binigay. Okay? So, hindi ka na sasabihin ng board doon, okay, itali mo muna, kunin mo muna yung class interval, and then itali mo ang frequency kung ilan yung nakakuha ng 2, ilan yung nakakuha ng... Hindi na po ganun. Okay? So, next. Next na tayo, ha. I hope nakakuha. Sige, para sa mga members, i-upload ko to sa for members only para ma-review ninyo. Okay? Kasi binagalan ko talaga to, no? Para walang maiiwan sa ganitong mga katanungan sa board kasi kadalasan no ang dami masasagot nila yung mga pinapadrill ko na mga concepts pero kapag math problema daw talaga nila. Okay, so ayan, gawan na natin ang paraan. Okay, ano ba nangyayari dito? Ito, erase. Okay, erase. Okay. Sige, item number 2 tayo. Pasensya na po kung babagalan ko ha kasi math kasi ito eh. Hindi natin pwedeng gawing kidlat ito. Sige, next item tayo. Ito. Another problem. Sa board exam pa rin, no? Ganito yung tanungan nila. Okay? Ganito yung tanungan talaga. Mga base percent, I mean mga percentages, mga simple interest, mga volume, yung LCM at GCM. Ito yung mga ipapaliwanag ko tonight. Okay, for this item, the total amount due on 200 which has been invested for 5 years at 10% annual interest is ano daw ang total amount due? Ang hinahanap dito, ano ang total amount due kung ang ininvest niya ay 20,000 sa loob ng 5 taon na may 10% na annual interest. Okay? Yun yung tinatanong dyan. For a while. Kuha muna ako ng tubig ha. Kasi... Okay, so balik tayo. The total amount due on 20,000 which has been invested for 5 years at 10% annual interest. Okay. Paano ba to i-solve? Wait for a while ha. I-set up muna itong mga mekanismo ko dito. Okay, here. Okay. Asan ba yun? Tool. Okay. Again, paano ba to i-solve? Ang formula na gagamitin natin rito is interest. Okay? Equals
sorry, percentage, PRT, okay. Principal amount times the rate and then times the time. Okay, kapag nakakakita ka ng ganitong katanungan, agad mo pong gamitin ang formula na ito, ha? Again, kapag ang tanong po sa let, ganito po ang pagkakagawa. So, ang gagamitin mo agad na formula ay itong I equals PRT. Okay? Now, paano ba natin to isolve? Ano ang given? May 20,000. No? Sige, so yung 20,000 natin, yun yung principal amount. No? So the 20,000 is the principal amount. Okay? So 20,000 daw yung principal amount. I-multiply mo daw siya sa rate. Teachers, ano ba ang clue na siya ay rate kapag merong percent? Okay? Again, siya ay may rate kapag, I mean, siya ay rate kapag meron siyang percent. Ulitin natin. Alin yung rate kapag merong percent? So, what is the given that has percent there? It's 5, no? 5%. That's the rate. And then, what is the time? Oh, ilang percent? No, sorry. 10% pala. 10% yung merong percent. So, that's the rate. Again, anong clue natin na siya ay yung rate natin kapag merong percent, okay? And then i-times natin siya, ilang years ba, no, ininvest yung money? For 5 years, no? For 5 years daw ininvest. So ito na yung ating makukuha. Ang interest daw, okay? Ang interest daw ng 20,000 na sa loob ng 5 taon na merong 10%, no, ay manganganak ng magkano ng, okay, 20 times 10% times 5, that is how much? 10,000, okay? Tama ba? I-solve nyo nga dyan kung 10,000 ba yan. Tingnan natin. Kuha ko ng calculator. Sige. Hanap muna ako ng calculator. Nasaan na yung calculator ko? Saan calculator ni? Ay, dara. Okay. 20,000. Wait for a while. 20,000. Okay, 20,000 times 0.05 because that's 5%. Sorry. 10 pala. 0.1. And then times 5. That is 10,000. Now, sir, 10,000 na ba yung sagot? No. Bakit? Balikan mo yung tanong. Ano ang tinatanong? That's the total amount due. Ang nakuha natin, yung interest pa lang. Okay? Yung interest pa lang yung nakuha natin. So again, ang nakuha natin, itong interest pa lang. So, paano ba kunin yung total amount due? So, yung total amount due, total amount, TA, the total amount, plus the interest. To get the total amount due, you have to add the principal amount plus the interest. Okay? Again, to get the total amount due or is equal to the total amount. So, ilan yung principal? 20,000, di ba? Again, binabagalan ko po para sa mga may sakit sa mathematics tulad ko. Plus, ilan yung interest? 10K, okay? Ayan, 10K, di ba? So, 20,000 daw plus 10,000 is equal to 30K. Okay? 30K is equal to the total amount due. Ayan. The total amount due. Okay? Kuha lang po ba? Eh, tingnan ko lang kung nag-flash pa ba siya sa aking screen. Ay, hindi na. Hindi na nakikita. O, sige. Ganyan ko. Okay. Again, teachers, ang 10,000, sir, bakit hindi siya yung sagot? Simple as
Okay. Simple as, ang tinatanong naman kasi teachers, total amount. Okay, tingnan mo yan. Pay attention to the question. Total amount due. Okay? So, kasali pala yung principal amount sa total amount due, of course. Bibigay mo na lang ba yung 20,000? Sige. Kapag tinatanong lang po, ano ang interest? Edi, ang asagot mo dyan, 10,000. Pero kasi tinatanong sa'yo, total amount due. Malinaw po ba? Kaya, i-add natin yung principal amount plus the interest, yun yung total amount due. Ano yung principal amount natin? Itong 20,000, oh, ito yung in-invest mo. Ito yung pera na in-invest mo. And then, ang interest, ito yung pera na interest o nakuha mo sa 5 taon mong pag-i-invest. Ito yung profit, kumbaga. Ito yung makukuha mong money in return sa pagbibigay mo ng pera, pag-i-invest mo ng pera sa loob ng 5 taon. That is 10,000. So yung 10,000 na yan, i-multiply, i-add natin siya sa principal amount, which is 20,000. That's why we got 30,000. And the answer for this item is 30,000. O sino ba nakakatama? O sino bang may tanong? Sige. Yung interest lang po ang hinihingi. No, hindi po interest ang hinihingi. Total amount due po ang hinihingi. Okay? Naku naman. Copy po ba? Nakuha niyo po ba yung paliwanag ko? Sige, gusto ko makakita ng yes. Sige po. Yung sumasagot ng 10,000, hindi po. Interest lang po ang 10,000. Pero ang tinatanong po kasi, the total amount due. Okay? Yung kabuuan daw ang amount na makukuha mo. Sige. So, ano yung sagot? Sabihin nyo nga sa akin. Ano yung sagot? Yes. The total amount due ang hinahanap. Very good, Ma'am Laylene. Sige. So, 30,000 ha. Kanina, ang sagot kanina sa unang question, 48 to 55 ba yun? Letter C ba yun? Sige. So, huwag nyong kakalimutan itong mga items na ito ha. I-upload ko po ito sa 4 members only. So, para po sa mga nakapublic ngayon, very good sila, no? Kuha nila agad ito. Pero again, sa members ko lang po ito i-upload dahil, yun na nga po, ito po yung nabalitaan kong mga items kasi na laging inuulit-ulit, may 2 item, may 3 item, na para na the same lang yung mukha. So, at least, hindi na kayo matatakot sa math at hindi na madadama yung ibang resulta ninyo na konsepto. Dahil kapag kasi meron kang kahinaan, yun yung hihila sa'yo, nababagsak ka. Yes, I tell you, kahit napakarami, memorize mo na lahat sa Philippine history, memorize mo na agad sa English, memorize mo na ang Filipino, pero pagdating pala sa mathematics, ayun, yun yung magpapablanko sa'yo. Bakit merong math? 10 item lang sa board exam, para sa'yo marami na yon kasi wala kang nasagot. Okay? So yun yung punto ko. So you pay attention to this lecture. Ulit-ulitin mo to hanggat maintindihan mo. Okay? Again, ang formula po, in getting the interest, I, interest equals principal amount times the rate. Again, ano yung clue natin kapag rate? Merong percent. Okay, merong percent. Okay, and then times the time, yung oras, yung haba ng iyong pag-i-invest. Hindi ako mag-a-assume dito ha. So, kailangan ko pong itanong sa inyo kung alam nyo na ba. Okay, hindi po ako mag-a-assume. So, itatanong ko po sa inyo kung alam nyo na ba kung paano mag-convert ng percent to decimal. Kasi baka tinatanong nila, sir, yung 10,000, ang hirap namang i-multiply niyan. Hindi ako marunong mag-multiply ng napakaraming number, lalo na kapag may percent. So, hindi ako mag-a-assume na alam nyo na. So, gagawin ko na lang. Yung 5%, okay? Yung 5% is equal to, ano? Sa pagkakaintindi natin, di ba? Ang alam natin dito, ang percent means 100. So meaning, may 2 zero. Again,
Ang percent po, ang iyong iisipin dyan ay yung dalawang zerong ito. Okay? So, from here, from the right, okay, ay, no. From here, no? From this place, mag-move ka raw ng dalawang zero kung gusto mo itong gawing decimal. Okay? Dalawang zero. So, 1 0 and then 2 0. So, lagay ka rito. So, therefore pala, ang decimal ng 5% is 0.05 or 0.05. Again, teachers, hindi po ako nag-assume na alam nyo na agad, kaya tinuturo ko po ito, ha. Gusto kong i-detalyado talaga. Baka iniisip nila, sir, yung 5%, ano bang nangyari? Bakit nung minultiply mo siya sa 20,000, bakit lumiit? Kasi nga po, ginawa nating decimal. That's the technique. Yung 5%, ginawa nating 0.05 in decimal. Ito na yung numero na minultiply natin. Kasi walang calculator doon. Walang calculator doon. Okay? So, patutuhanan natin. Again, ang 5% po, ang 5%, ulitin ko lang po para talaga sa mga 635 people na nanonood, is equal to 0.05. Bakit? Because to convert this into decimal, since percent has 2 zeros, you have to move 2 zeros to the left, to the right, to the left. Okay, to the left. Ayan. So, ito yung unang zero, which is 5, at ito yung pangalawang zero. And then, dito na yung decimal. So, therefore, 5% pala is 0.05. Okay? So, paano ba natin kinuha yung 10,000? Kasi nag-calculator ako kanina. So, i-multiply natin daw. Subukan natin. Subukan natin. Yung 20,000, again, ayaw ko mag-assume, ha. Kaya, i-detalyado ko na lang po talaga. Times 0.05. Diba? Ito yung 5% is 0.05. Tama? Sinabi ko. Okay, very good. Now, 5 times 0, that is 0, 0, 0, okay ba? 5 times 0, 0, 5 times 0, 0, 5 times 0, 0, 5 times 0, another 0, and then 5 times 2, very good, that is 10. Ayan, i-perform naman natin itong 0 na to. 0 times 0, 0, okay? Dito mo siya ilalagay, ha, dito sa kanyang, dito, ang tawag dito, sa kanyang lugar, no? 0 times 0, another 0. 0 times 0, another 0. 0 times 0, another 0. And then, 0 times 0, 0 times 2, 0 pa rin yan, di ba? So now, total natin, 0, 0, 0. Ito yung 0, okay? 0, okay, 0. And then, tama na ba? 1. Now, sir, yan na ba yung sagot? Hindi pa. You have to move 2 decimal places because you have 2 decimal places here, di ba? So, 1, 2. So, kailangan mo magbilang dito. 1, 2, and then dito. Dito. Ito na yung sagot. 20 times 0.05 is 1,000. Okay? Again, 20 times 0.05 is 1,000. Okay? Dahil may 2 decimals, di ba? O ito yung simple multiplication lamang po ito. Yung decimal, multiplying decimals, no? So, may 2 decimal points. So, 1, 2. So, this is now the 20 times, tawag dito, 0.05. Now, dahil meron pa tayong isa na given na 5 years. So, ang 1,000. Hala, ang given. Oy, Diyos ko, 0.1 pala. Saan ko ba kinuha itong 0.5? Sorry, 0.1 pala siya. Sorry ha, 0.1 pala siya. Sige. So, ayun. Kailangan ko na tuloy ulitin. Ulitin ko na lang po. Sige. Huwag mainip. Patience is. Oh, di bali na pong magsayang kayo ng oras dito na sigurado naman pong magagamit nyo sa board kaysa tingin nyo, hindi na sayang yung oras ninyo, pero yun naman pala, hindi pala naman lumabas, di ba? So, 0.1 pala ito. Okay?
point 1, again, tatanungin kita, ang point 1 equal ba siya sa point 10? Yes or no? Yes! Yes, okay? So, pwede ba natin hindi na ito isali? Yes, para hindi na humaba yung pag-multiply natin. Okay? Sir, ang point 1 ba equal sa 10%? Okay, ito yung tanong. Ang point 1 ba equal sa 10%? The answer is yes. Okay? Patunayan natin. Patunayan natin. Again, how many zeros na imu-move natin to the left? 2. 1, 2. Okay, so point 10. Ibig sabihin, ang decimal po ng 10% is 0.1 or 0.10. So, ayos tayo dyan ha. Okay, so punta tayo rito. Now, dahil 0.1 na yan, huwag na natin isali yung 0 dahil sabi nyo naman na ang 0.1 at ang 0.10 ay parehas lang, di ba? So now, let's go na. Okay, 1 times 0, ayan, 0. 1 times 0, 0. 1 times 0, 0. 1 times 0, 0. 1 times 2, 2. Okay, so eto na. How many decimal points? 1. Okay, yun. You have... Ang 10% daw sa 20,000 is 2,000. Okay? Now, meron pa tayong 5 years. Okay? Ang 2,000 na ito, per year pa ito. Sa isang taon daw, 2,000. Pero ilang taon? 5 years. So, i-times mo ito ng 5. Ilang zero? 3. 1, 2, 3. Count mo na lang yung 0. And then 2 times 5, that is 10. Kaya nakuha natin itong 10,000. Yay! Clap your hands. Para po sa mga nahihirapan talaga sa math, alam kong iba, kuha nyo na po ito. At hindi po ako pumarito para sa inyo, okay? Para po ito sa hindi talaga maintindihan ang math. At meron talagang mga taong ganyan. Yung nawawala sila sa sarili nila basta may numero. So, this is for them. Okay? At sana maintindihan mo rin po sila. Because alam ko na meron ka rin kahinaan na gusto mong intindihin ka rin ng iba. I hope malinaw po yan. So, 10,000. Now, sir, sagot na ba yan? Go back to the question. Baka kasi pag tingin mo 10,000, merong 10,000 sa choices, edi wow, mali ka na agad. Sayang yung pagsusolve mo. Tingnan mo agad ang tanong. Ang tinatanong, total amount due. Therefore, yung principal amount, okay, total amount due. So, kasali yung iyong ininvest. Magkano ba yung ininvest mo? 20,000. Ito yun, no? 20,000. Okay? And then, ilan yung interest mo sa loob ng 5 taon? 10,000. Diba? 10,000 daw yung interest mo. So, i-plus mo sila. That is now the correct answer. 30K. Okay? That is now the correct answer. 30K. Meron ba sa choices? Tingnan mo. Meron? Kapag meron, siya yung sagot. Yay! Clap your hands. Sa mga nakuha na po, sa mga naintindihan na po ito, clap your hands. Ayoko po talaga na may babagsak. Kaya, kahit isa ka na lang na hindi nakakaintindi dyan, uulitin ko pa rin ito. Sige. Sige po. Kuha na. Sir, yung sa age din po. Sa age, wala ako nakitang lumabas daw sa age. Pero huwag kang mag-alala. Mag-age problem tayo kapag magla-live ako next time. Pero again, ang akin lamang pong ipapaliwanag today is yung napaka, no? 80% or 90% probability na lalabas. Ayos ba tayo? Okay. So, I hope maintindihan nyo po. Trust me. Okay? Maraming problem sa math. Ang tanong, lalabas ba? So, yung mga lalabas lang po, yung ipapaliwanag ko. Okay? Sige. Now, let's go to the next question. Okay na tayo rito. Next. Oh, ito. Napaka-blurry. Lakihan ko na lang po. Okay.
Okay, yan. Tapos ito rin, lakihan ko na lang. Ito rin. Okay. Ito. Tanong na to. Ruby Company manufactures tables and chairs. In this, in its catalog, a round table is priced at 6,000, less 15%. What will Melvin have to pay for round table? Ang round table daw nila, size meal, 6K. Less than 15%. Nag-sale siguro sila, no? So, the correct answer here is simple lang po ang pag-solve ng ganito. This is about the percentage is equal to rate times base, no? So, ganito lang po yan. Or, gawa na lang po kayo ng triangle, siguro. Sige, kapag ganito yung tanong, gumawa kayo ng triangle. Ayan, ulitin ko po, ba't mapangit yung triangle ko. Ayan. Kapag ganito yung tanong, gumawa kayo ng triangle. And then, ang triangle, i-divide nyo sa half. And then, ang other half, i-divide mo sa dalawa. Dito, siya yung P. Siya yung percentage. Okay? Dito naman po, siya yung rate. Na, gawin na lang natin dito, base. Okay? And then dito, rate. Again, anong clue natin kapag rate? Merong percent. Okay? So, ang clue natin sa base, yung total amount, principal amount. Okay? So now, let's go to the solving of this problem. Tingnan ko lang ha kung ayos pa ba. Okay, kitang-kita naman. Sige. Okay? Now, ano ba ang ating P rito? Wala, hindi given. So, P, siya yung hahanapin natin. Equals, what's the base? Ang base po, yung principal price, yung principal amount, 6,000. Diba? 6,000. Tapos, what is the rate times 15% or 0.15? O, tatanungin na naman kita. Tatanungin kita ha. Ang 15%, paano mo siya? Sige, I want to see the comment section. Ang 15%, translate this into decimal. Sige nga, decimal. What is the decimal value of 15%? I will see the comment box. Sige. Sige, mag-comment ka lang, no? Kahit alam mo na siya, tulungan natin yung mga kasama ninyo, no? Para makakuha talaga tayo ng 100% passing percentage. Sige. Okay, so, okay, malinaw, meron na 15. Sige. Proceed na ako. Proceed na po, ha? Proceed na po ako. Okay, now, we have here 6,000 times 0.15. Bakit? Sabi nyo kasi 15% is equal to 0.15. Okay? Bakit times, sir? Ito yung formula natin. Si P, kung kunin mo daw si P, i-times mo lang si B at si R. Kung kunin mo naman si R, i-divide mo na lang si P at si B. Kung kunin mo naman si B, i-divide mo raw si percentage at si R. Okay? Pero kung kunin mo si P, i-multiply mo lang daw si B at si R. Malinaw? Yes. Now, punta tayo sa problem kasi yun yung tinatanong. Ang round table daw, ang price niya is 6,000. Tapos ang discount niya is 15%. Ang tanong ng board, ano na lang yung babayaran mo? Okay? Or magkano na lang ang babayaran mo? So, i-multiply natin. Sige, atin gawin talaga, no? Para makita po ng mga kaklase ninyo. Kasi walang calculator, di ba? So, kailangan mag-solve talaga. 6,000 times 0.15. Okay, 0.15. Tingnan natin. 5 times 0, 0. 5 times 0, 0. 5 times 0, tatlong 0. Copy na lang natin. 5 times 6, that's 30. Yan.
And then another, 1 times 0, 0. 1 times 0, 0 pa rin. 1 times 0, another 0. 1 times 6, that's 6. Okay. Now, i-add natin sila. Again, anong gagawin natin dito? I-add 0. Bring down 0. Another 0 here. Another 0. And then 0 plus 0, 0 pa rin yan. 3 plus 6, that's 9. Wait, sorry. That's 9. 3 plus 6, 9. Now, how many decimal points? 1, 2. Again, kita ba? Nakikita po ba? 1, 2. Diba? So, count tayo ng dalawang decimal dito. 1, 2. So, we have here 900, no? 900 pesos. Sir, yun na ba yung babayaran niya? Hindi. Yun lamang po yung tinatawag nating percentage niya na nagiging discount niya. Okay? Again, yun yung discount ng round table, 900 pesos. So sir, magkano yung babayaran niya? Ide, ganito yan. Nakuha na natin yung discount, 900. I-minus na natin agad siya sa how to get the amount to be paid or the payable amount. I-minus natin si base. Okay, sino ang base? Si 6,000, di ba? Ito yung base. I-minus daw natin si base kay percentage para makuha natin si amount payable. Okay, ito yung amount na payable. So, ating i-substitute, 6K minus, magkano daw yung percent mo na discount? 900. Okay. Naka-follow lang po, 900. Equals, yun yung total amount payable. 6K minus 900, that is 5,100. Is equal to the amount payable. Ito yung payable amount mo, 5,100. Meron ba sa choices? Oh, you look at the choices. Meron ba? Yes! The most satisfying feeling is when you see the correct answer, no? Sa iyong sinolve. So, tingnan natin. Meron ba sa inyo? Okay. Sige. Sige po. Nakakuha po ba or kailangan ko pong ulitin? Hi, Ma'am Nestle Rose. Fourth batch ito. Okay. Hi, Ma'am. Ayan. Pass the board exam po. Okay. So, the correct answer is letter A. Nakuha na po ba? Naiintindihan po ba natin? Anong meaning ng triangle na ito? Papaliwanag natin. What's the meaning of this triangle? P. Okay. Kapano daw kapag si P ang isusolve? I-multiply mo raw si B at si R. Pero paano naman kapag si base yung isusolve mo? I-divide mo lang daw si P at si R. Paano naman kung si R ang isusolve mo? I-divide mo lang daw si P at si B. Okay? Magagamit nyo po ang triangle na ito. Pero sa ating problem na binigay, ano lang ba ang kailangan mong isolve? Si P, di ba? So, ang formula natin ginamit kanina is P is equal to base times rate. Okay? Again, ano yung ginamit natin kanina? Base times rate. Bakit? Ang hinahanap kasi dito, yung kanyang percentage no, na nagiging discount ni Melvin, okay, sa pagbili niya ng round table. Walang katanungan? Sige. So don't worry sa mga members. I-upload ko po ito para sa inyo. I cannot make this public. Okay? This is an exclusive lecture na kailangan nyong malaman dahil baka lalabas at uulitin ng uulitin. At least kaya mo na itong patayin. Di ba? Sige. Sir, di po masyado makita yung question. Sige, akin pa pong ipa-flash ang question. Ayan, yun yung question. Okay, malinaw na po ba yung question? Ayan, very good, no? Sige, kuha na ang question, malinaw na. Yan yung tanong. Okay, next item na po.
Okay, last two questions na lang. Ang math talaga ay nakakapagod siya, pero maganda kapag nakuha natin yung tamang sagot, no? Okay. Para po sa mga gustong sumali sa final drills, message me on Facebook, Melvin Usabel Boracho, kung gusto niyo pong sumali sa aking final drills. Sige po. So continue tayo. Now, find the least common multiple. Oh, sa board exam, may tatlo o apat na tanong. Ulit-ulit, least common multiple. So, pag lumabas ang mga questions about least common multiple sa fourth batch, tawanan mo ha. Sabihin mo, tinuro to ni Sir Melvin. Pinagpuyatan namin to. Okay? Oh, sige. So, isolve natin least common multiple. Madali lang po ito sa mga may forte sa math. Pero again po, hindi po ako pumarito sa mga magagaling na po sa mathematics. Ako po ay pumarito para po sa mga may karamdaman sa mathematics, no? Yung ang hilig lang po nila is magbilang ng kanilang sweldo, pero ayaw nila ayaw nila ng math. Okay? So again, tulad ko po, hindi po ako talaga magaling sa mathematics, no? Nung ako po ay nag-board exam, nagsunog ako ng kilay para intindihin ang lahat ng ito. The same is ano, what I'm doing right now. Inaral ko po ng inaral para step by step ko po silang maipaliwanag, no? Para po sa mga may karamdaman sa mathematics na tulad ko. Sige, so let's solve this one. Ano ba ang pinakamadaling paraan? Okay, sige, ganito yan ha. Pay attention. Okay, here is the, i-present ko muna. Okay. Okay, least common multiple. Ayan. In getting the least common multiple, we can make use of the decomposition method. Ano yun, sir? Decomposition method. Okay, i-type ko. Paano ba ito i-type sa, ano? Pwede ba? Hindi pwede mag-type? Okay, sige na lang. Ganito na lang. Decomposition method. Okay? Decomposition. Decompose. Ay, basta fungi ito, di ba? Saprotrophs, mga yeast, no? Decomposition. Okay, we just have to take our time. Decomposition. Method, no? Ito yung gagamitin mo kapag naghahanap ng GCF, naghahanap ng LCM, ito yung gagamitin mo. Okay, para po sa may karamdaman sa math. Pero yung matatalino sa math, anything that you wish to use, gamitin nyo. Okay, paglaruan nyo yung board exam. Again, para po ito sa mga may karamdaman sa math tulad ko. Okay, so ano ang hinahanap dito? What are the given? 8, 6, and 3. Again, ano yung given? Sabihin mo nga sa akin. Sige, isabihin mo lang. 8, 6, and 3. Ito yung mga given. Paano ba ang decomposition? Ganito gawin natin, no? Gagawin natin itong 1. Okay? Hanggang sa magiging 1 na siya, dyan na tayo titigil sa pag-decompose sa kanya. So, what is divisible by 8, 6, and 3? Pwede ba ang 3? Hindi. So, ang gagawin natin dito, just have to have 2 here. So, 8 divide 2, 4. Ito yung decomposition method ha. 6 divide 2, 3. And then 3 divide 2, ay hindi pwede sir. So, copy mo na lang dahil hindi pala pwede. Now, add ka na naman ng compost pit. Okay? Unahin natin si 4. What can be divided by 4? That's still 2. 4 divide 2, that's still 2 here. 3 divide 2 cannot be. So, dahil cannot be, copy mo na lang siya. Okay? Do you follow? Ayan. Tapos, gawa naman tayo ng compost pit. Ayan. So, si 2. Ayan. Another 2 na naman.
Okay? 2 divide 2. Unay, 1 na siya. Okay? 3 divide 2. Cannot be pa rin. So, copy na lang siya. Copy. Copy mo lang siya ng copy. Huwag kang mapagod. Okay? Now, gawa tayo ng compost pit again. So, 1 na siya. Huwag mo na siyang i-touch. Copy mo na lang siya dyan. 1. Okay? Ang gagawin natin, ang isosolve natin ngayon is yung 3. Okay? Yung 3. So, anong ilalagay natin dito? 3. Okay? So, 1 divide 3 cannot be. So, copy mo na yung 1. Dahil, ang goal natin dito, gawin siyang 1. 3 divide 3. That is 1. Very good. 3 divide 3. That is 1. O, dahil 1 na sila lahat, therefore, eto na yung least common multiple niya. Okay? Eto, si 2, si 2, si 2, at si 3. Oh, sir, ano yan? I-multiply mo sila. Yes. 2 times 2. Times 2. Times 3. Okay? So, 2 times 2, 4. Times 2, 8. Times 3, 24. Again, paano natin kinuha yung least common multiple? Gawin nating decomposition method ang ating pamamaraan. I-list down mo sila, 8, 6, and 3. Now, i-divide mo sila sa isang numero na magiging, papunta siya sa 1. Okay? Dahil yung 1, yun yung pinaka-goal natin dahil hindi na siya divisible by any number except 1, di ba? So, gawin natin silang 1 hanggang silang 3 magiging 1 na. So, ang una nating pinner form is si 8. What is divisible by 8? 2. Tandaan mo, bakit 2? At ang 2 kasi, siya lamang yung wala nang pwedeng ma-divide, no? Except itself, okay? So, yung 2, this is the best number, no? To divide by 8, no? To lessen this big number. Okay? So, nagiging 4 na siya. And then, eto, 6 divide 2, 3. And then, 3 divide 2 cannot be, di ba? So on and so forth. Okay? Now, ang nakuha nating mga sagot ay ito si 2. And then, i-multiply natin si 2. And then, pangatlong 2. And then, etong pang-apat na sagot, which is 3. So, i-multiply natin ang apat na numerong ito na ating nakuha. Because these numbers are the greatest multiple. I mean, the least common multiple. Sige. Sa numerong binanggit, 2 times 2 times 2 times 3, that is 24. Ayan. Tingnan mo sa choices. Meron bang 24? Very good. No? Meron. Okay. That is the first technique, no? Pero meron pang mas madaling technique pala rito. Tinuruan ako ng minsan kong college instructor na Miss Janine Andales, no? Ang tinuro niya sa amin, tingnan mo raw yung choices. Okay? Yung pinakamaliit daw na choice, unahin mo siyang i-perform. I-try mo siyang i-divide sa given. What are the given again? 8. Sige. I-delete ko itong decomposition method natin. Gawin natin itong pangalawang paraan. Okay? Ito yung unang paraan ha, decomposition method. Pero kung medyo mahirap-hirap sa iyo yung decomposition method, sige. Gawin natin mas madali, no? Ito. Sabi ng aking instructor, tingnan mo yung choices. What are the choices? 2, 48, 96, and 24. Huh? Now, i-divide mo raw, no, yung pinakamaliit sa given. So now, tatanungin kita, what are the given? Diba? Ang given po ay si 8, si 6, and si 3. Ano ang letter A? Letter A is number 2. 2 divide 8. Pwede ba? Hindi. Very good. Cannot be. Therefore, 2 is not the least common multiple of 8, 6, and 3. Punta tayo sa, again, ang sabi man least. So, the least is 2. What is the next least number? 24. Okay. Again, what is the next least number? 24. Now, si 24, i-divide daw natin siya kay 8.
24 divide 8. That is very good. That is 3. Now, 24 divide 6. That is 4. Now, 24 divide 3. That is, ano yan? That is 8. Okay? Now, totoo ba na si 24 pwedeng ma-divide kay 8, kay 6, and 3? Yes. Therefore, 24 is the least common multiple of 8, 6, and 3. Ano yung ginawa natin? Tingnan mo raw yung choices and then unahin mo yung pinakamaliit. Ano yung pinakamaliit sa apat? 2. So, i-divide mo raw si 2 kay 8. Pwede ba? Hindi. So, automatic, wala na si 2. Ano yung sunod na number? 24. So, i-divide mo raw si 24 kay 8. Try mo sa given. Pwede pala sa tatlo. So, pupunta ka ba kay 48? Hindi na, kasi yung hinahanap, least common multiple. Ayos? Asan yung mas madali sa inyo? Si 1 or si 2? Ito yung number 2 na way. Ang number 1 natin kanina, yung decomposition method. Mas maganda po na matutunan ninyo ang decomposition method, ha? Okay? O, ano yung mas maganda? Si 1 or si 2? Sige. O, yun kayo eh. Gusto ko si Manilyn Malco. Sabi niya yung 1. Okay. O, meron din si Aliyah. So, karamihan number 2, sir. Mas madali daw yung number 2. Pero, kapag ni-review niyo ang video ito, try to learn the decomposition method. Kasi magagamit mo rin po siya sa pagkuha ng GCF or the greatest common factor. Okay? Again, ang decomposition method po, magagamit mo rin po siya sa greatest common factor. Kaya, you learn it. Okay? Mas mabuti na yung dalawa yung weapon mo. Okay? Dahil yun yung, ang pangatlo kasi nating katanungan ngayon, tonight. So, wala nang tanong rito. Nakuha natin. Sige, isummarize natin ha. Ano yung unang method? Decomposition method. Ilista mo raw yung tatlong given or mga given. Ilista mo. And then, i-divide mo sila sa number na divisible sa kanila. Okay? Si 8, dinivide natin kay 2. And then, si 6, dinivide rin natin, no? Para magiging 1. Ang goal natin sa decomposition method, magiging 1. Kapag ang pinag-uusapan, LCM. Again, kapag pinag-uusapan, LCM, ang goal natin magiging 1. Okay? Ang pangalawa namang paraan is, tingnan mo raw yung least. Ano bang tanong? Least common multiple. E di tingnan mo yung least. What is the least choice? 2. O, ang sabi, i-divide mo raw yung least choice sa given. Ano yung mga given? 8, 6, and 3. I-divide mo daw si 2 kay 8. Pwede ba? Ay, hindi pwedeng ma-divide si 2 kay 8. Cannot be. Therefore, 2 is not the correct answer. 2 is not a common multiple of 8, 6, and 3. Ano yung sunod na list na numero? Si 48? Hindi! Si 96? Mas lalong hindi! Sino ba ang sunod? Si 24. Okay, so gawin natin ulit. 24 divide 8. Yes! 3. Very good. 24 divide 6. Yes! Kuha ba? Oh, very good! That's 4! 24 divide 3. That's 8. Okay, so ayos, di ba? Okay, let's go. Punta tayo sa... Okay. Punta tayo sa GCF. Okay. I hope na-prepare ko yung GCF. Okay. Yay! This is the last item. Okay. The GCF. Kunin daw natin yung greatest common divisor or the greatest common factor. Okay? Yun yung tinatanong dyan. Ano yung given? Okay. Kanina, sumakit na yung ulo ko. Basta mat talaga. Sasakit talaga itong ulo natin. Sorry. Kaya limang item lang yung prepare ko para hindi tayo magka-hemorrhage. Baka hindi ako makapag-live bukas. Sumakit na yung ulo natin. Di ba? Okay. For a while.
Yan, delete natin. Okay. Now, we have here. Okay. We have here, greatest common divisor of 24, 8, and 18, and 3. Okay, so i-list down natin sila, no? I-lista, i-lista. Sige. The same pa rin. Decomposition method ang gagamitin natin, ha? Again, ang hinahanap naman po ay G, C, D. Okay? G, C, D. Greatest common divisor. Ang ibang tawag dito, G, C, F. Huwag kayong malito, ha? Parehas lang sila. And then, si L, kanina si L, C, M, pareha lang po sila kay L, C, D. Least common divisor. Ay, less common, yes, divisor. L, C, D. Okay? Si LCD po at si LCM parehas lang. Huwag ka malito, ha. O, i-note mo dyan. Baka lalabas. Gamitin naman ng board na LCD na. Least common divisor na po. Hindi na common multiple. Tapos sinabi, wala na. Hindi na ito yung pinag-aralan ko. At least alam mo, parehas lang sila. And then parehas lang din po si GCD at si GCF. Okay? Sige. So now, GCF ang ating hinahanap or GCD. Ilista nga natin. Ano yung given dito? 24, 8, and then 3. Okay? Yung mga tawag dito. Yun yung mga given. Now, i-decompose daw natin sila. Paano magde-decompose? Madali lang po. Maghanap ka ng isang numero na pwede mong ma-divide sa tatlo. What is divisible by 24? That is divisible by 8. That is divisible, oh, you know, that is divisible by 18 and divisible by 3. Ano daw ang pwede mong ma-divide kay 24 na pwede ring ma-divide kay 18 na pwede ring ma-divide kay 3? Obvious ba? That's 3. 24 divide 3, 8. 18 divide 3, 6. 3 divide 3, 1. Therefore, 3. 3 is the greatest common divisor or the greatest common factor. Tingnan mo sa choices. Dali! Dali! Uy, bakit merong sumagot ng 6? Kasi nga po, hindi sila nakinig. O sige, pagbigyan natin sila, no? Yung mga sumagot ng 6, o buglagyan natin ng 6. 24 divide 6. Yes! 4. 18 divide 6. Yes! 3. 3 divide 6. O, raise your hand. Raise your hand. Dali. Alam nyo nang gagawin. Ayun. Sige, diba? Again, basta GCD, maghanap ka ng numero na pwedeng i-divide sa mga given. No? Lahat sa kanila, dapat ma-divide siya. Okay? Ano yun? 24? 6? 18? No! Dahil merong 3, oh. So, unahin mo agad tingnan si 3 dahil siya yung dapat tulungan. So, si 3 ang sagot. Sa the GCD and GCF of 24, 18, and 3 is 3. Okay? Parehas lang po ba ang GCD at GCF? Yes. Parehas lang po ba ang LCM at LCD? Yes. Ano ba yung LCD, sir? Least common divisor. Ano yung LCM, sir? Least common multiple. Parehas lang ba sila? Yes. Ano yung GCD? Greatest common divisor. Ano yung GCF? Greatest common factor. Parehas lang po ba sila? Yes. Okay? So, now, sir, tulad kanina, meron ka rin po bang paraan kung paano hanapin yung GCD? Meron ka rin po bang paraan, sir? Yes, meron pa rin. O, yun eh. Yung una, yun yung pinaka madali. Etong pangalawa, mas madali ito kapag naiintindihan mo. Sabi po ng greatest common divisor na easiest technique, sabi niya, ang lahat ng given, o, ang lahat daw ng given
So, ilista natin yung given. Dali. Wait for a while, ha? I-delete natin. Okay, ilista natin yung given. Sabi kasi niya, ang lahat daw ng given. So, what are the given? 24, 18, 3. Ang lahat daw ng given, dapat ma-divide siya sa isang numero. Again, ang sabi daw, ang lahat ng given, ma-divide siya sa iisang numero. Oh. Now, go to the choices. Si 18 ba, si 24 ba, ma-divide kay 6? Yes. Si 18 ba, ma-divide kay 6? Yes. Wait, si 3 ba, ma-divide kay 6? So, si 6 ay wrong. Okay? Si 6 po ay wrong. Now, punta tayo sa pangalawang choice. Si 24 ba, ma-divide kay 18? Ay, sa una pa lang na number, hindi na pwede. Punta tayo kay 24. Si 24. 24 divide 24. Yes! 18 divide 24. Okay. So now, si 3 na lang ang natira. Mag-iisip ka pa ba? Gagawin mo pa ba? Yes, dahil meron kang trust issues, no? Iniwan ka noon, niloko ka noon, kaya may trust issues ka. Tapos, binirify mo pa para sayangin yung oras mo. Bilisan mo. 24 divide 3, 8. 18 divide 3, 6. Very good. 3 divide 3, 1. Therefore, is it true that 3 is the greatest common divisor of these three numbers? Yes. Is it the same with G, C, F? Is it the same? Yes. Clap your hands. Woohoo! Clap your hands. Woohoo! Ayos? Ayos? Kanina, yung LCM natin, tiningnan natin yung choices. Okay? Pero ngayon, tiningnan natin yung given. Diba? Baliktad sila medyo, diba? Yung LCM, ang pinakamadaling technique daw, tingnan mo yung choices, i-divide mo sa given. Pero dito sa GCD, tingnan mo raw yung given, i-divide mo sa choices. Uha! Isusulat ko nga para mas malinaw ang technique. Again, kapag LCD or LCM, again, ano yung LCM? Least common multiple. Ano yung LCD? Least common divisor. Parehas lang ba sila? Yes. Paano siya kunin? You look at daw the given. Okay? No. You look at the choices first. Okay? Choices. Okay? And then tingnan mo kung ma-divide ba siya sa mga given. Choices, tingnan mo, i-divide mo siya sa given. Pero kapag GCF naman, GCF at GC, parehas lang ba sila si GCF at GCD? Yes, very good. Si GCD daw, ano ang una mong titingnan? Titingnan mo raw yung given. Okay, di ba? Kanina, titingnan mo raw yung choices. Ulitin natin. Si GCF at si GCD, okay? Tingnan mo raw yung given, tapos i-divide mo sa choices. Okay? Again, ang given daw, i-divide mo sa choices. Dito naman sa LCM, si choices daw, i-divide mo sa givens. Okay? Kita mo yung pagkakabaliktad. Yun yung pinakamabilis po na paraan para isolve sila. Woohoo! Naintindihan mo na ba? Okay, da? Sa 10 taon. Sa 16 na taon mong pag-aaral, ito lang pala yung pinaka hindi mo makakalimutang pamamaraan. 'Di ba? So nasayang rung ilang taon mong pag-aaral. Kuha, so a round of applause naman dyan. Pahingi naman po ng mga thumbs up dyan. Okay. Now, let me ask, naiintindihan nyo na po ba? Naiintindihan na po? Okay.
Ayun. So, i-upload ko po ito, pero sorry sa members lang po, ha? Kasi hindi ko po ito pwedeng i-public, no? Kasi po, baka ulit-ulitin ito sa board exam, no? Yung mga konseptong ganito. Oo. So, at least tinuro ko po sila at kapag nandirito ka, makikita mo to. Okay? Sige. So, ayos? Ayos? Yung mga item na yon, sabihin mo, na-discuss namin to ni Sir Melvin kapag maraming math, and I think marami pa rin math. Okay? At ulit-ulit lamang po ang tanong. At meron pa bang mga katulad niyan, sir, na isosolve mo sa final drills? Yes po. Okay, magbibigay pa po ako, magdadagdag pa po ako ng ilang mga items, okay, na ipapaliwanag ko sa inyo para mas maintindihan, para hindi na kayo matatakot sa LET. Okay, kasi kadalasan bumagsak, hindi dahil hindi nila alam yung ibang konsepto. Bumagsak sila dahil nablangko sila nang makakita sila ng numero. Dahil technique po ng mga BPT or Board for Professional Teachers, ang question number one, math agad. Para pagtingin, okay, math. Kahit 10 items lang yung math, tingin mo puro math. And hindi mo na alam kapag tinatanong sa board exam, Father of Zarzuela, yung sinagot mo Magellan na, nagrarumble na, the Indian collection of fables, ang sagot mo, Aesop's fable na, Panchatantra yun. Panchatantra kapag Indian, di ba? Tapos Indian sacred hymn, ang sinagot mo, Bhagavad Gita or Bhagavad, yes. Hindi po, Riveda na. Kasi nga po, ayun, dahil nakakita ka ng math, na wala lahat ng pinag-aralan mo, nag-rumble na. So this time around, it will never happen. Okay? Alright? Because pinaliwanag ko na po sa pinakasimple, pinakamadali. At kapag gagamitin pa rin sila sa board, na yan pa rin yung tinatanong, walang maiiwan, lahat makakakuha ng lisensya, dahil sa susunod na taon, napakatagal na naman po, nahihintayin ninyo na magpa-file sa PRC, ang haba ng pila, tapos masasaktan yung mama mo paglabas ng resulta, hinahanap niya yung pangalan mo, hindi ko makita yung pangalan ng anak ko, nakikita niya yung sakripisyo mo, na gabi-gabi nag-aaral, gabi-gabi nanunood kay Sir Melvin, bakit hindi niya makita yung pangalan mo? Dahil pala sa mathematics. So, hindi na po dahil sa mathematics. Okay? Dahil sa mathematics, ikaw ay papasa. So, I hope that you are helped. No? And maraming salamat po sa tiwalang ibinigay ninyo sa akin. Okay? We are now reaching almost 100,000 subscribers. A round of applause naman dyan. Thank you so much. No? And then, invite your friends. Para sa mga bago rito, click subscribe, click the notification bell button para updated ka agad kapag tayo ay nagla-live agad. Malinaw po ba magpaliwanag si sir? As always, malinaw po ba ang paliwanag ko? As always? Sige po, wala po bang nasasayang? Ayan. Okay. Sige po, thank you so much. God bless you. Ingat kayo lagi. Sige, bye-bye po. Ang makaka-access nito, members, yung mga members lamang po, ha? Sige. So, eto na, goodbye. Pero kapag sinabayan mo naman to, nagsulat ka dyan, ayos na yan, okay na yan. Bye-bye. God bless you. Ingat kayo lagi. Good night. Para sa mga mag-join ng final drills, message mo lang po ako sa Melvin Usabel Boracho na page. Yan. I-type ko. Melvin Usabel Boracho na page. Yan. Uy, na judgemon. Okay. I will end this one. Goodbye. God bless you. Ingat kayo lagi. Magla-live ako bukas. I think. Magla-live ako bukas. So maybe math pa rin kapag maghahanap muna ako ng mga pwedeng i-explain. Okay? Maghahanap ako ng mga question doon sa Facebook na pwedeng i-explain natin sa inyo. Okay? So bye-bye muna for now.